Hello and welcome back sa channel na ito. Ako po muli si Jun, ang Coin Keeper at inyong kahunter pagdating sa pagkukulik ng mga barya. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik at nanood ng aking mga videos. At kung bago ka pa lang dito, please consider subscribing and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Sa video pong ito ay ating suriin ang hawak kong 5 peso BSP coin na sa tingin ko ay kakaiba sa normal at kadalasan nating nakikita. Kung gusto nyong malaman kung ano ito, please stay tuned at ating pag-usapan after this. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung anong itatawag dito. Error ba? Rare coin? O sadyang ganito lang talaga ito? Curious lang po talaga ako. Kaya sa video na ito ay sana mabigyang linaw kung ano nga ba ang tawag sa uri ng baryang ito. Pagmasdan nyong mabuti ang susunod na mga detalye ng baryang ito. Sa kaliwa ay ang normal na 5 peso at ang sa kanan ay ang di pangkaraniwang 5 peso na ito. Para mas lalo nating maikumpara, ay itinaboy ko ito sa kaparehong year 2014 series. Pansinin niyo po ang parting ito. Mababaw po siya o shallow area. Pangalawa ay ang guhit na ito mula sa letter K ng salitang Republika na dumadaan sa pisngi ni Emilio pababa sa 0 ng year 2014. Ano po ba ito? Guess what mga ka-hunter? Tingnan nyo. Swak po ang hugis at laki ng isang 5 peso BSP coin kung ipapatong ko ito. At hindi lang yan, pagmasdan nyo po ang reverse side na ito. Meron din pong guhit na dumadaan sa ilalim ng mga salitang sentral at nang papunta sa itaas ng salitang Pilipinas. Kakaiba ito sa obverse side na dumadaan naman sa pisngi ni Emilio Aguinaldo na kasing laki ng isang BSP 5 peso coin. Amazing po para sa akin ang makahawak at makakita ng ganitong klase. Maaaring may iba pang kakaibang detalye dito na hindi ko lang napapansin. Kaya po para sa ating mga bihasang mga YouTuber, coin collector na may alam tungkol sa uri ng baryang ito, ay libre po kayong mag-comment sa comment section para po ating maunawaan ang tungkol sa BSP 5 peso coin na ito. At sana po ay masagot ang mga tanong ko kung anong klaseng error ito, rare po ba, at kung marami ang katulad nito. Tandaan, maging mapanuri sa bawat baryang nahahawakan at baka nasa kamay mo na ang isang baryang hindi pangkaraniwan. Happy coin hunting mga ka-hunters!